Today ay mag-a-update tayo kay Six. Si Six yung female Rottweiler namin na nanganak noong Feb 22. Ine-expect namin na manganak siya on the 60th day from the first stud, pero nanganak siya on the 59th day. Meron nang lumabas na tatlong puppies. Nakita na namin dun sa flooring, nababalutan pa nung sack. Hindi siya marunong magtanggal nung balot nung puppies. Akala namin yung isa doon ay wala na, no? Akala namin mamamatay na. Nagkataon lang na yung team, si Ate Janet, si Janine at saka si Balong ay very eager to save the puppies at hindi nila tinigilan sa pag-suction ng bunganga, baka kasi barado ang somewhere in the esophagus or may nakabara dito sa ilong niya. Walang tigil sa pag-agitate para magising. True enough ay pagkatapos ng about 15 minutes ng pag-agitate, nabuhay yung puppy. Si Ate Janet in particular ay talagang masaya. Siya na rin ang bibili ng puppy na yon. Ibibigay natin sa kanya ng murang halaga. Noong alauna na ng madaling araw ay we call it a day, naiwan na si Balong sa nursery. That time ang buhay na puppies ay 5. At around 4 AM ay nag-text nga si Balong na meron pang 2 puppies na lumabas at ito ay buhay. In total, ang anak ni Six ay 7 ang buhay, 1 ang namatay. Today nga ay 15 days old na mga puppies. Na-tail duck na rin sila at natanggalan ng dew claw. Gusto lang namin ibahagi sa inyo kung ano yung ginawa namin para maging normal at maging maganda ang panganganak ni Six. First on the list ay yung proper nutrition. Na alam naman natin kapag dog owner ka, matik na yon na gusto mong ibigay yung proper nutrition sa sire at saka sa dam. Ang kaibahan ng breeding namin dito sa Supero ay the simplest process ay yung no process at all. Kaya ang process namin talaga sa mga aso na na-stud at sa aso na hindi ay pareho lang. Kung ang aso na hindi buntis ay nagwo-walk, nagpe-play sa run, ganun din ang treatment namin sa buntis. Pangatlong ginagawa namin sa mga pregnant dogs namin ay 1 week before yung expected na panganganak niya ay pinapasok na namin sila sa nursery. Ibig sabihin pa rin nun, gagawin pa rin niya yung regular activity niya na play sa run at saka walk on leash. Kapag nasa nursery na ang aso, doon na namin oobserbahan. Si Balong, ang aking dog keeper, ay doon na rin natutulog. Pagkapanganak ay kailangan mo siyang busugin. Dahil nga siya ay nagpapadede, kailangan niyang loaded at kailangan mas marami siyang kainin dahil ang pagpapadede ng puppies ay every 3 hours. Kung ang normal allocation niya ay nasa 1.3 kilos a day, tumataas yan na hanggang 2 kilos a day para merong pang supply si Six ng gatas na kailangan ng kanyang mga puppies. Ang pinapakain namin sa kanya ay ang aming Supero Premium Raw Dog Food. Kahit ano naman doon ay pwede niyang kainin at lahat naman yon ay natural. Meron na rin siyang regular walk on leash pero wala siyang playtime sa run dahil iniiwasan naming madumihan yung kanyang dede. Yun yung baka magkaroon ng cross-contamination, ganyan. Ang mga puppies din namin ay sinasubject namin sa morning sun. Ang pagpapaaraw sa kanila ay nasa maximum of 5 to 10 minutes lang. At after that ay ipapasok na namin sila sa incubator ulit. Basically ay napakasimple ng pag-aalaga namin ng aming mga puppies. Ang kailangan lang namin ay incubator dahil nga malamig dito sa Amadeo. Gatas ng ina, mag-aalaga sa tuta. Tatlo lang yung kailangan namin para masiguro na ligtas ang mga puppies namin. Yun naman kasing nursery namin is isolated. Wala kaming worry on viruses na papasok sa aming facility. Maraming puno, kung may virus man na pakalat-kalat dito ay madaling mahangin or madaling ma-absorb or madaling ma-filter ng mga puno sa paligid. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panonood at kung may tanong kayo ay i-message nyo lang ako sa aming Facebook page, Supero Dog Farm. See you sa next video!